Ganun. Hindi, Kuya Santi, ah. Feeling ko lang, mas nagustuhan ko tong, mas nagustuhan ko tong, ano, nung King Queens. Ah, sa laban na to, King Queens ako dito. Oo, para naman sa akin, napupusokan ko dito yung, ano, eh, yung support, double support meta dito ng Alpha Esort. So, parang hirap i-penetrate. Pero yun nga, welcome to the Land of Dawn. This tournament is supervised by the Games and Amusement Board. Nandito na po tayo ngayon sa bibad ng middle lane. Makikita natin, parang clearing muna sila. Wala, yung Johed ata dito tutulong dun sa buff. Lito Wanderer din focus dito, Kape, no? Parang feeling ko kayo kung makikita nyo sa minimap. Ayan na nga, pinokus na nga ang Johed. Ginugulo. Ginugulo yung sarili nila sa red buff. Mali pala ako makinignan. I'm very, very sorry. Karambi pala rin yun. Akala ko red buff ng kalat. Pero ito na nga mga kaibigan. Nagtapatid yun si Manny Pacquiao versus Benedetta. Tumatakbo si Benedetta dito. Inaangabo ni Johed. Pero hindi tumuloy dahil siya ay nakatakbo. Yun yung sinasabi ko, Kuya Santi. Ang bilis at ang hirap ni Benedetta patayin. Di ba makikita naman natin sa takbo na. Pero yun nga, nabigyan! OMG! OMG, nabigyan ka agad dun si Chu, ah. Nabigyan ka agad si Chu. Oo, medyo lumalim dito, Cap. And nakita nga natin, medyo madulas doon si Can't Touch This kanina. Talagang hindi siya mahawakan. Pero si Bertizzi doon, kala niya kasi dulas siya ni, ano, ni Can't Touch This. Kaso, nakuhanan sila dito. 1-0 na agad, advantage for the side of King Queens. Ngayon makikita natin, malapit-lapit na yung pag-spawn ng Turtle. Pero nakikita natin eh, na maganda rin yung, ano, yung priority ng King Queens dito. Talagang sustain lang dito sa side lane sila. Okay, feeling ko hindi ako nagkamali dito sa matchup na to, Kuya Santi. Alpha Esports, di ba, napansin mo, binoto ko kanina yung King Queens kasi ang ganda ng mga hero line na pila. Pero sa early pa lang, feeling ko kasi makaka-early tong Alpha Esports. Pero parang iba yung nangyari eh. Parang mas naka-early pa yung King Queens. Pero ang hero kasi nila dito parang para sa akin lang ah. Pang late game kasi yung hero nila dito yung King Queens. May Alice sila, tapos meron din silang Eve, Paquito. Parang mamaya pa natin may kita magsha-shine. Pero ngayon sa pwestuhan, medyo malayo-layo si Kiyonori dito sa may bandang Turtle buff. And mukhang sinisimula na nga dito ng Alpha Esports Pro. And I think walang contest na magaganap, Kap Bobong. Yes, walang contest na magaganap. Hindi rin kinaya ni Paquito. Sabay uwi na lang siya eh. Piling ka magsusundong na lang ko sa mamaya habang sa bandang baba na naman. Si Chu na naman yung nabigyan. Oh no, Zero to mukhang may sisisihin. Ayoko naman magsabi, pero ngayon may sisisihin na sila. Siguro. Medyo na ano na naman, naipit na naman doon si Bertizzi and he's having a hard time dito sustaining his lane dahil lagi siyang binibisita ng King Queens. Kumbaga, lagi siyang may dalaw. Lagi siyang nabibigyan eh. Parang pangalawang base niya na nabibigyan, laging dalaw eh. Pero ito na naman, matutubukan niyang i-defend yung base pero tutulungan siya eh. Can't touch his pero ang nabigyan doon, walang iba kundi si Roger, kapalit nung Tore. Can't touch this talaga ang nangyari doon. Pero nakita natin ang ganda ng respo dito ni Can't Touch This. Na-assist niya dito kapobong si Bertizzi. Pero nakakuha dito ng Tore yung King Queen. So I think nagkaroon ng trading doon. Pakamatay, sacrifice si Kiyonori para lang mapush nila yung Tore. 3 minute mark pa lang tayo. Yes, minsan kasi kailangan natin yung ganun eh, no? Yung sacrifice. Ako minsan ganun ginagawa ang role sa akin eh. Yung magsasacrifice ako. Kailangan sacrifice natin yun na. Oo, minsan talaga kailangan natin gawin yun, Kap. Pero makikita natin dito na 40 seconds remaining for the second spawn ng ating Turtle. Nag-aabang na naman si Can't Touch This dito na magugulo. Pero sa may bandang itaas, Bertizzi nag-switch lane. Sabi niya, switch lane tayo, hindi natin kaya yung bot lane. Alam mo kung ano yung sabi niya ni Bertizzi? Lagi ako sa baba. Lagi ako sa baba. Dito ako sa taas. Ayaw niya na mag-stay sa baba kasi lagi siyang napapatay. Ikaw may something tumataas yung ping. Na nag-trigger, nag-alag siya sa baba kaya siya napatay ng dalawang beses. Kaya nag-ipat siya ng taas. Para sa akin lang. Dito medyo malakas na yung signal, Kap Bobong, no? Kasi lumipat dito, sa taas eh. Oo, mabibig sa signal dito. Sa kapira, bundok. Kuya sa ating bundok. Oo, ang lakas ng sagap. Pero dito na nga, water bottom lane mo. May pinaplano sila dito masama. Pero turtle spawn din kasi ang kanilang inaabangan. Tingnan natin kung sino makakuha, Kap Bobong. Ang mukhang dito i-contest naman nila pero 2-4-2-4-4 ang laban pero ultimate team mga kaibigan hindi ko nakikita tumalon si Alice tumalon ulit ang daming tumatalon mga kaibigan hindi ko makita yung mga kapangyarihan mga abilid pero nagbakbakan puro bawas may mga tumatmo may namatay na isa si Diggy may namatay din na isa si Johed pero mga kaibigan si Nipa ni Bertizzi galit na galit kasi siya yung laging napapatay pero mabuhay dun si Iba ang ganda ang dami ding mga nakatakbo dito Kuya Santi ah. Ang dami nakatakbo. Kung sarap dito, Kuya Santi, kung din
niya, disiplinado. May discipline na, no? Hindi nag-all-in talaga. Parang may in-out mechanics na ginagawa dito ang Alpha Esports Pro. Pero nakita nga natin yun, yung pagbawi ni Bertizzi. Sabi nila, kanina nyo pa ako dito, tinitira, ha? Andito na yung pagbawi. Ah, kanina yung pa ako pinag-tripan, no? Pero ayan, makikita natin dito. Other bottom lane. 4 versus 2 ang mangyayari. Pero natalian na nga. Pero ejector coming in from Monai. Pero mukhang siya ang kakainin dito ng Alpha Esports Pro. Pero with a flicker out, hindi kumonekta yung bala ng Dead Sonata. And our 5-minute mark. Let's see ang ating items direct. Ayun. Maganda na rin ang binibuild nila dito. Kapro, madami no? Silang item. Check nyo na lang. Ang ganda ng mga binibuild nila. Ang dami na nilang item. Huwag natin isa-isahin. Para hindi tayo mga problema. Pero ayun na nga, makikita yung bottom lane rin ang tipo ng Alpha Esports Pro sa pagbawi nila. Pero natalian na si Taguro dito, hindi pa 100%, pero siya ay babagsak. Onto the top lane, may pagbawi naman dito, Kapbobong. Okay, mga kaibigan, sabay tumatakbo na naman. Second touch is the antenna. Pero feeling ko lang binugaw lang para hindi makapag-defend. Second touch is... Papipilitan siyang umuwi, pero tatry pa rin niya. Titignan natin kung makakapag-defend siya, pero hindi na nga. Tuluyan na nga siyang umatras. Feeling ko nag-trade lang din talaga sila doon, Kuya Santi. Pinag-trade na lang din nila yung Tore. Sabi nila dito, can't touch this nga. Siya, hindi siya mahawakan, pero yung Tore, syempre, hindi naman yung sumasayaw eh. Pero dito nga, the turtle is now up at mukhang uunahin ng King Queens. Pero sabi ni Kramgan dito, may vision din kami. Papalag kami. Mona, I going for the ejector. Binato pala yun. Pero going in with the blood node. Andito na rin yung real world manipulation. Nalatag na yung chessboard. Pero going in with the flowing blood. Pero aatras pala. Andito na yung blessing of the moon goddess. Si Snap, hindi mapigilan. Parang nurse dito, tumutulong sa kanyang mga kaibigan. Alpha Esports Pro, ang ganda ng pagkakasecure doon sa turtle na yun, Kapbobong. Ah, saktong-sakto rin. Ang ganda din nung meron kang Estes eh. Parang kahit anong bawas mo sa kanila, nababawi din kagad, nai-heal din lahat ng mga yung mga tinamu nilang pinsala. Nahilan din lahat eh. Parang baliwala eh. Walang naging ano no, naging use yung parang damage nila sa early game, parang kinuha lang. Pero yun, nakita sa bush, nagpanggap na damo. Pero natukot. Nakagat ng aso. Nakagat ng aso sa may takbo. Oo. Kitang-kita yung Roger sa camera. Oo, kitang-kita. Pero dito papasok na. Kapobong, mukhang bubabaril lang nga. Hindi, medyo mahirap din talaga ito si Ken Touch This. Kaya siguro Ken Touch This din, no? Tapos Benedetta. Siguro Benedetta main to, no? Feeling ko Benedetta main to. Feeling ko din, lahat ng mga hirong lahat ng mga hirong, ano bang tawag doon? Yung mahirap patayin. Feeling ko yung mga ginagamit ni Ken Touch This, eh. Oh, yung mahirap i-master talaga, Kapbobong, no? Nakikita natin kasi grabe yung mastery niya dito. Nakakuha nga siya ng turtle kanina at namamicrohan niya pa yung mga kalaban. Pero mukhang magkakaamuyan doon sa pwede ng middle lane nata. Kasi sa bagay, si Chu nagtatago si Chu, pero may tatlo, pero hindi niya yan. Feeling ko hindi niya yan basta-basta papasukin kasi disiplinado eh. Disiplinado itong mga player na to. Pero feeling ko ang pagtitripa nila, yung taas si Benedetta. Sasayawan. Mukhang aabuti na. Pero hindi, feeling ko i-de-defend lang. Pero inista ni Alice, hindi inabot, sabay atras. Yan lang, yun ang gagawin nila, atras lang. Umayaw nga lang talaga ng can-touch this dito. No? Nag-electo final blow, clear the minion wave para madepensahan. Pero mukhang magsisteal sila dito ng purple buff. And yung Roger dito mukhang hindi na makakatikim pa. Turtle is up na. At mukhang magkakaalaman na talaga. Pero ang hirap dito, Kapbobong, yung Alice pag pumasok, no? Pag nagdikit-dikit sila. Oo nga, medyo makulat din kasi yung Alice eh. Pero napansin ko yung gold, oh. Yung gold biglang lumamang. Lamang kanina yung King Queens, pero eto na nga, nagbakbaka na naman niya. A few supportan lang sa'yo, Kapbobong, pero dito tayo nagbabalik. Turtle agawan na naman, pero Blood Oath, ayun, huli nga. Hindi, hinilang, nahuli nga, pero hinilang ni SS. Hindi rin na talaga kayang pasukin, ayun na nga, namatay si Paquito. Dahil pumasok, medyo makulit, pero etong Alice, hindi tinitigilan si Diggy hanggat hindi namamatay. Ayun, namatay si Diggy, tapos yung isa naka-atras, sir. Naka-atrasa dito, Kapbobong. Pero ang ganda ng score natin dito. 7-0 ang ating standing. Pero tingnan natin yung gold swing, ha. Yung stats natin dito in terms of the gold. Dikit na dikit kasi. Parang palitan lang. Sa early game, parang lumamang Alpha Esports. Bumalik sa King Queens. Tapos nasa Alpha Esports na naman. Nakita natin yung priority nila dito, Kapbobong. Na talagang kuha lang talaga. Clash kung clash. Pero andun na ata. Kung itutuloy na nga nila, Kapbobong. Uy! Yohed, tumatakbo mukhang nabigyan na naman si Yohed. Samantalang si Wolf. Si Wolf. Si Wolf nakatakbo. Nagtatago lang doon sa damo. Pero ang ganda ng pagkakatakbo niya. Kasi kung inabutan siya doon, feeling ko yung apat na yon kayang-kaya rin siyang patayin eh.
Oo, kayang-kaya talaga habulin at patayin. Pero ngayon na nga, consistent lang si Shybel dito, no? Kumuha ng mga stock niya dito para sumakit siya. And nasabi mo nga kanina, Kapbobong, na talagang late game pa yung King Queens dito pag nakita mo yung lineup. Late game pa mag-shine. Late game pa mag-shine to, eh. Oo, maya pa mag-online. Pero andito, mukhang tutuloy ata nila. Pero nagsabi yung Alpha Esports dito, out na! Pero ayun, may pagsipa! Kamanapig yung si Johan! Sinipa! Biyato! Biyatukan! Pero eto, Alice pumasok. Yun lang din ang hirap kay Alice, ha? Hindi basta-basta mapasok ni Alice dahil dun sa digit SS ang combination. Pero eto, nabigyan si SS. Mukhang mamamatay, pero walang namatay. Namatay si Diggy! Pumasok si Taguro, pero nakalabas din kagad. Hindi rin siya kagad dun namatay. Pero eto, medyo nagmaasim si Roger! Pero ang ganda na ginawa ni Roger, ha? Isang kalmut lang, isang patay. Pero eto, may hinabo na naman. Benedetta is going down! Going down, down, down. Oh. Down, down, down talaga, Kapobong. Four members down for the side of Alpha Esports Pro. Skala natin, nagbakasim dito si Kiyonori. Pero ang ganda kasi, naprok doon yung kanyang Killing Spree Emblem, which gave him extra HP para nga makasurvive doon sa pagpasok na yon. Pero nakikita natin dito yung domination ng King Queens. Kala natin late game pa, pero ngayon pa lang nakikitaan na natin yung potential nila dito. And they will try to take the Lord. Sa tingin mo ngayon, Kapobong, anong kailangan gawin ng Alpha Esports Pro para makabawi? Kasi medyo easy Lord yung King Queens. Feeling ko kailangan talaga nilang ibigay na yung Lord doon at wag na i-contest kasi kulang din sila, eh. Feeling ko kailangan nilang i-depend na lang din yung Lord. Pero doon nga lang din medyo sa pagdating sa pag-depend, feeling ko medyo mahihirapan din sila. Although meron silang Benedetta na pwedeng mag-ultimate kagad para maubos kagad yung minions. Pero titignan natin kung sapat ba yon para mag-clear kasama yung Lord. Sa ganyan, level 1 Lord pa lang naman to, Kuya Santi. Oo, una pa lang naman, Kapbobong, no? So talagang kayang-kaya pang depensahan. Ang question lang dyan, kung mag-clash na sila, sino kaya ang matutumba? Kasi yun nga, may Estes yung kabila, may Diggy din sila, so well-protected dapat yung kanilang hyper carry. Pero parang iba yung nangyayari. Nakikita natin ngayon, napipitas yung ibang mga kasama niya. Buhay nga si KLTZ, pero hindi nag-work yung anilang plano dito. Otro na middle lane, mukhang gusto nilang bumasag at successful sila doon. Pero sabay-sabay na yung pag-flow ng minion waves dito, Kapobong, at mukhang papasok pa sila. Nga, mukhang eto na nga, ready na, nandiyan na, pumasok na yung Lord, pumasok na rin sila. Nag-ultimate si Diggy, pero hindi ata nakakabot at si Joy ang mamatay, pero hindi, nabuhay siya. Pero nandito yung nasa gitna, medyo nagmaasim din yung nasa gitna, si Alice yung namatay. Alice. Pero okay lang kasi nakuha na lang yung Tori doon. Parang yun na naman kanina nangyari kanina. Sacrifice. Nag-trade off na naman, di ba? Hero para sa Tori. Oo, and bagad ng trade-off yon for the side of King Queens, Kapbobong, kasi yung hero nagre-respond. Yung Tori natin, okay. hindi tumutubo ulit yan, eh. Kompleto yan. Hindi tumutubo yan, Kuya Santi. Next game. Tutubo naman yung Tori, next game nga lang. Pero ayun na nga, nakikita natin. Check natin ang items dito, direct. Nakikita natin, lamang nga in terms of the gold yung King Queens. Pero in terms of the, merong defensive item dito, Granger. Same with the Estes, hindi lang siya nakapag-fleeting time, no? Parang sabi niya dito, grabe na yung damage ng kalaban, eh. Pag ikaw ba, Kapbobong, pag nag-Estes ka, pinapryo mo ba yung fleeting time para only ulti? Grabe yung healing? O ganyan, depende din, eh. Depende sa nangyayari, Kuya Santi. Pagka masyadong madami yung flash, feeling ko kailangan talaga ng fleeting time para mabilis lang. Pero kung sakasakaling maiingat din yung mga kalaban, feeling ko nagpapakunat na lang ako pag gamit ko yung Estes. Sa akin lang, oh. Maganda nga rin yung pinapakunat niya dito. Kaso nga lang, nade-delay. Imbis na mabilis sana yung cooldown ng kanyang Blessing of the Moon Goddess, which is yung Healing Galing. Pero ngayon, pinipwestuhan na naman ng King Queens dito yung pag-spawn ng Lord. Inuubusan na lang talaga nila ng resources para malugi in terms of the clash. Ayaw nilang bigyan ng buff itong si KLTZ. Oo nga, eh. Samantalang ito nga, nabigyan na naman po si Alice. Pinagbabaray yung paniki. Hindi nakalipad. Nakita mo yung mga bala? Yung bala ni Granger. Pagos dun sa paniki. Hindi na nakalipad. Nabigyan dun ni King Queens. Nabigyan. Nawala dito si Shybel. Medyo na pa-overextend na naman. So I think aabot pa naman yung death timer niya dito for the spawn of the Lord, Kapbobong. So kailangan na lang talaga gawin rin ng King Queens dito. Mag-ingat. Kasi yung mga pick-offs na ganun, yung mga error na ganun, yun yung magdadala sa kanila sa kapahamakan. Oo nga, yun yung magpapabaligtad ng laban, Kuya Santi, yung mga ganong error, eh. Pero ganun kasi yung trabaho, feeling ko ganun yung trabaho, pero eto na nga, tiyo, mukhang mabibigyan, pero hindi, dumating, naghawak, ay, di-kita, napakang kasi Estes, eh. Napakanta nga talaga dito, Kapbobo, sabi niya dito. Ay, hindi, sinasabi ko kanina, Kuya Santi, feeling ko,
ko yung ang rule talaga nung kaya pumasok din yung SS. Siguro ay yung Alice. Siguro miscom lang din yung nangyari kanina. Feeling ko kasi Alice talaga yung papasok at gigit na bago yung ibang mga kupunan. Oo. Kumbaga siya muna yung babawas dito si Monay. Tapos pag kumalmot si Kiyonori, ubus na, 'di ba ka? Pero andito, may pagpong mangyayari dito coming from Monay, an eye for an eye na timingan at yung pagpasok dito may ipit siya sa apat na miyembro ng kabilang kupunan and the Lord is patukang ito na nga yung disadvantage ng Athlete Esports Pro dahil wala si Kentachis dito, walang tagasayaw. Oh, walang Kentachis. Hindi natin alam kung maglo-lord to. Kung kayang-kaya na ba lang nila ng Lord kasi medyo dito pagdating sa Lord na to, bawal na magkamali. Dapat perfect execution. Dapat perfect yung yung pagtatago at hindi dapat makuha ng kalaban kasi pwedeng-pwede kayong bumaligtad at matalo dito. Oo, pag na-steal to, pero dito na nga yung real world manipulation, meron din yung time journey, pero the Lord has been secured by Kyle TC. Naagaw pa nga dito, Kapbobo, pero Blessing of the Moon Goddess going in for the flicker. Pabalik si Stop dito para makapag-heal sa kanyang mga teammates, pero sabi ng King Queen, hindi sapat ang healing galing mo dahil uubusin namin kayo kahit nasa inyo ang Lord. Nabawasan kayo. Kel'Thuzzi falls down and yung middle lane turret nila nanganganib na nga dito, Kapbobo. Ngayon mukhang kakatok na sila. Oo nga, yun na nga yung sinasabi at iniiwasan natin eh. Yung bawal magkamali, pero eto nga, titry nilang huwag palabasin, pero hindi nakalabas, hindi rin nila na kuwang idiretso. Yun yung sinasabi ko kaya Santi, dapat perfect execution. Eh ang ganda ng pagkakasabi ng Alpha Esports. Narinig mo yung apat, sinigawan yung Granger, Wambar! Sabay retry sa Lord, nakuha yung Lord, ang ganda. Wambar talaga nangyari doon. Pero dito nga kapobong, si Kentachis dito, medyo lumalalim, nagsaslicing and dicing. Pero ando na nga yung flowing blood, real world manipulation, kokonekta dito, at mukhang babagsak si Bertizzi, nabato naman dito si Snap, pero dito lang yung healing galing, meron rin time journey, pero iniisa-isa sila, nagkaroon dito lang audition, pero dito lang nga yung mga bala, sa kaya to, pupunta, dahil linahabol na sila isa-isa, grabe yung aso dito, mga habol lata kapobong. Uy! Medyo nagalit din kasi sila, kinuha nyo pala yung Lord ah. Buhay ang kinuha nyo, buhay din ang kapalit. Kaya inubos nila. Benedetta lang yung natira. At itignan natin ngayon kung kaya bang i-defend itong Benedetta. Kasi bakit medyo super minions pa itong lumalabas dito sa side ng Alpha Esports eh, diba? Piling ko kaya mabilis lang. Dito na siguro mag-tap. Kuya Santi, Benedetta, titry. Itignan niya kung kaya niyang i-defend. Pero nag-ultimate, yun nga lang nakapigyan. Pero nakalimutin. Yun! Sabay ikot-ikot, tamang apiran na, mga kaibigan, yon. Doon natagtapos ang apiran. Oo, doon natapos ang boxing natin dito sa ating game number 1. Pero ang ganda na pinakita nila dito, Bobong, no? Tama ka sa sinabi mo, sa late game natin makikita. Pero sabi dito ng ng King Queens, hindi na. Tapusin na natin to. Huwag na tayo maglukuhan dahil lamang na lamang naman tayo. 1080 ang ating naging score. Sa tingin mo, sino yung pinakamalupit doon na player sa buong laban? Sa buong laban, kahit sa kalaban? Oo, pwede rin. Kahit sa kalaban, si Kiyonari. Bro, dito naman ako medyo pupunta nga ng bahagya, Kapbobong. Iita ko kasi yung Chang Ong ay nakalimutan. Kanina binaban, pero nagulat tayo, nilast pick pa dito for the side of Alpha Esports Pro. Baka nakaligtaan. Baka nakaligtaan din. Piling ko ka baka nakaligtaan din ng King Queens. Hindi din na pansin no? Pwede rin pasok na pasok din sa lineup din nila yung Chang E eh. Pero ito na nga mga kaibigan, nagsimula na ang pangalawang laban, King Queens versus Alpha Esports, live at MOA Arena ito mga kaibigan, ladies and gentlemen, nagsimula na at welcome to MOA Legends! Welcome! Medyo madami tayong fans dito, no, Kapbobo, no, andito tayo sa MOA Araneta, pinaghalong saya, pero andito, gumagwardya lang yung Alpha Esports Pro for the take dito ni Kel'Thuzzi onto the purple buff. Well, andito naman si Kufa na pinipwestuhan yung Litho Wanderer. Kasi dito sila magkakaroon din ng agawan talaga eh. Ayan, manggugulan si Monay. Pinipwestuhan na din ni Monay kasi hindi... Feeling ko inuna din kasi yung Ling, pero sa bagay, kailangan din talagang unahin yung Ling, no? Para hindi siya. Magkaroon ko agad siya ng blue buff dun sa simula. Pero iba yung ginawang atake ng King's Queen dun. Inuna nila, mag-clear ng minions para siguro makapag-invade pa din siguro sila. Pero mabilis lang din kasi makapag... Ano to si Ling, kayang-kaya lang din yung kuning kagad yung blue buff. Mabilis lang siya. And also yung mobility niya nga eh, pag tumatalon siya. Parang ano to eh, akyat bahay kasi to eh, tumatalon sa mga wall. Pero mukhang may invade na magaganap kami from Kiyonori. Tignan natin, gumaagaw niya. Pero there you have it!
Kiryonori with the steal dito sa bibig ng Orange Buffer. Mukhang hindi babayag dito si Bert TV. Going in with the basic attacks. Molay dito, madudurog lang. Unang pagpatak ng dugo from the side of Alpha Esports Pro. Mukhang nakabali sila doon, Kwak Bobong. Oo nga, mukhang yung Molay na kung napipi eh. Hindi, masyado na din kasing ano, masyado na din kasing malalim. That's what you call too deep. Too deep. Medyo nag-too deep dun si Kupra. Pero ang ganda rin naman kasi, nakuha din naman nila, naagod din naman nila, yung red buff dito kay Ling, di ba? Oo, ang ganda na rin yun na trade-off, no? Kasi parang mababawasan mo yung oras na lumakas yung Ling. Kasi, ayun, may kita mo, level 4 na dito si Kiyonori. Well, the Ling dito wala pang Tempest of Blades, nag-spawn na yung Turtle. So, advantage talaga for the side of King Queens. Pero as of now, Kapbobong, sa tingin mo sino makakuha na itong Turtle na to? Feeling ko dahil lamang ang Roger sa damage, Roger ang makakakuha dito. Feeling ko lang, pero tignan natin, pero hindi nila ipapakuha. Pero ito na nga, yun na nga ang sinasabi ko dahil may red buff yung Roger, kaya-kaya niyang i-retry ng mabilisan kasi i-skillan niya muna yun bago niya retryin eh, di ba? Oo, maglalaikan taunts muna. Kaya-kaya niya ng COVID eh. Kakalmot tapos recta retry. So naisahan niya doon si Kyle Easy dahil nag-expire din yung kanyang purple buff right at the moment doon na magti-take na ng Lord yung King Queens. Pero ngayon, clearing of the minion waves, ikot ulit sila. Pero let's check our items kung ano na nga ba ang nangyayari dito. Kita natin ha, Kapobong, Nimble Blade pa lang yung hawak dito ng Roger natin. Same goes with the Ling, pero mukhang ano eh, mas maraming naiipon dito ng konti ang King Queens. Pero huli ata, ayun, bumagsak sa Feathered Airstrike! Namaan, nahuli dun si Chu. Medyo hindi niya rin siguro in-expect na nandun din. Nandun din yung apat kanina. Mayakap dito sa hangin si Monay. Gusto niya sana ditong makayakap, no? Pero mukhang pipina talaga siya. Tingnan natin kung lolobo pa nga ba. Kailangan atang i-reheat eh, no? Kailangan natin lutuin ulit, ibalik sa pugon. Pero andun yung pagtalon. Tempest of Blades, pinatawa na Amethyst with a flicker out. Hindi siya nabagsakan ni Kyle TZ dito. Pero mukhang may habulan na mangyayari dito. Feathered Airstrike, flowing blood papasok. Pero andito na nga, with a flicker in si Shybel. Blood out lang, tuloy sa pagsipsip. Kyle TZ, tatakbo muna. Sabi niya, uwi. Ay, hindi kaya. Medyo napansin ko din dun yung Kupra kanina. Medyo walang, nakaligtas siya pero wala siyang inabutan dun sa ultimate niya. Feeling ko hindi pa siya nakaget over dun sa nangyari sa kanya kanina. Yung sa pagkakapipi niya. Nung napipiis, hindi pa siya buo. So kailangan pa siya buo. And ngayon, hindi niya rin mayayakap to dahil inyon with the Daytona's welcome. Pero meron pagduraan dito na nga Kapbobong yung pagsipa. Pero andito rin yung pamisel niya. Hindi mahahabol ni Kantouches dito. Yung dilaw na dinosaur natin dumudura. Andito na. Feather Airstrike para dito kaya mukhang mabibigyan pero hindi sapat yung damage. Cancel. Para mapatay nila, oo. Mabilis lang din na cancel din pala ng Chu, no? Ang ganda rin ng pwesto rin ni Chu eh. Talagang dinikitan niya. Alam niya kasi yung magpo-proc doon ng Feather Airstrike. Pero dito agawan ng Turtle pero easily secured by Kyle TZ. Pero as of now, sa nakikita natin dito, Kapbobong, lumalamang na yung Alpha Esports, bro. Anong kailangan gawin? Lumalamang yung Alpha Esports dito. Anong kailangan gawin ng King Queens dito para medyo makabawin? Feeling ko kasi yung mga error, yung mga pasok na ganun. Yung mga pasok na mali, feeling ko yung talaga yung malaking factor eh. Sa kanila eh. Oo, pero mukhang na-predict si dito. Napa-figure out. Andito na, Kapbobong! Pero ito na nga mga kaibigan, nag-ultimate si Parsa. Tinitigil niya si Ibang. Ganun ang pangyayari niya na ultimate ang silang dilong mamamatay yata si Chu. Pero hindi inabot, hindi kinaya. Pero ito, Monay, mukhang mamamatay na naman si Monay. Makakadambo ko pa yan! Napatay pa rin mga kaibigan. Sayang. Buhay sana eh, no? Kung hindi lang sana namatay. Pero ang ganda lang ginagawa pala dito. Yun eh. Oo, andito. Dudura sila ay, dito. Ay, ganda yung nagkakamukbang. Ito, minukbang si Parsa. Patay! Patay na naman. Munti ka na lang siya mabuhay kung hindi lang siya talaga nakain doon at hindi siya namatay. Pero Kapbobong, andito na nga. Mukhang ipapasok na ng Alpha Esports Pro. Ngayon, may pagbawi na nangyayari. Sabi nila gusto namin ng Game 3. Ang mukhang hindi naman malabo baka Game 3 to kasi sa gold lead lamang na lamang yung Alpha Esports no? 17.3k na silang ngayon. Samantalang yung King Queens 15.4, medyo malaki na rin yung difference pagdating mga kentong umabot ng mga 6 minutes yung laban. Pero sa bagay, pwedeng-pwede rin mabaligtad to yun, no? Kasi lamang lang din sila sa tore. Dalawang tore na yung nawawala. Ay, isang tore na yung nawala. Dito sa side nung ano.
nakakuha na sila dito ng isang Toro, yung Alpha Esports Pro. So advantage na talaga yon. 6 minutes in sa ating game, tapos yung pwesto dito sa Turtle Take na naman, nasa side na naman ng Alpha Esports Pro. Medyo malayo-layo na naman dito si pare nating Kiyonori. Ayun, abangan mode na lang talaga. Pero pag nilatag dito, yung real world manipulation, mahihirapan sila. Pero mukhang naging vulnerable kasi lumabas siya sa may katbad ng gitna. At dito nakakabobong, nagpe-prepare si Monay dito. Mukhang PPP na naman siya. Mukhang may pinaplano na naman si Monay. Didig natin kung makakahuli siya. Ito sa pinaplano niya, pero mukhang hindi sila magka-clash doon dahil pa-priority na yung mga... Itong pagong muna. May tinatadya ka na nga dito ni Kentouch this. Ito, yung dinaw na dinosaur na sinabi mo kanina. Pero ito naman, ultimate naman nga ni Ib. Mukhang wala rin nakakalapit dun sa Ib masyado. Ah. Piling kapag ka kasi pagka nag-ultimate yan yung Ib, walang basta-basta nakakalapit din dun sa mga kalaban eh. Parang nasu-zone out sila because of the slow and the damage. Pero the turtle has been secured by Kaltizi. Tapos nakabawi naman sila dito by killing another hero, Shybel dito. Namatayan na sila ng isang miyembro, naagawan pa sila ng turtle. King Ace dito parang nadedehado. Medyo nagkakaroon ng konting hindi pagkakaunawaan, Kuya Santi. Kasi minsan may mga pumapasok na parang sinabi, atras, pero pumasok pa din. Diba? Hindi yung ikakatalo nila eh. Miscom, hindi sila miscommunication, no? Hindi sila nagkakaintindihan. Pero tingnan natin kung anong magiging adjustment nila dito. Kasi possible talaga yung game number 3. Pero ito na yung sinasabi natin kapobong na mabilis mag-steal ng mga buff itong Chang'o natin. Sa isang iglap, nawala yung purple buff. Wala na kagad. Babay, blue buff na. Pero ito, ultimate na naman yung Monay. Pero hindi tinamaan. Parang nakaligtas na kagad din yung dalawa. Pero ito, Feather Airstrike. Wala pa palang Feather Airstrike. Excited naman masyado. Ito, ang ganda rin ang ginagawa ng Barca. Tinatadyakan, pinapalayo niya ng pinapalayo yung iba, lalo yung Farsa, pati itong Roger. Hindi makalapit eh, samantalang binubugbog din si Monay. Kawawang Monay. Kawawa, pipiin pa eh. Gusto ko kapapan. Sa kapo, Kuya Santi. Tapos ito siya, pinagano niya lang, binubugaw niya lang, sinisipa eh. Sinisipa. Ito ginawa niya. Oo, tinatadyakan. Sabi niya, kung pipi ka na, pipipiin pa kita eh. Siyempre, isipin mo naman, ganyan kalaking Kuya dinosaur. Santi, sinipa niya si Roger, sinipa niya din si... Sa sinipa niya si Alice, hanggang hindi nakalapit, si Monay binubugbog doon. Natabayaan eh, no? Sabi nila, tangke ka naman eh. Pero mukhang may pagpasok dito, kapobong! Ulin naman ang Tempest of Blades. Dalawang miyembro dito babagsak from the side of King Queens. Lord dito, paspon na, and easy take to, no? Para sa side ng Alpha Esports Pro. Oo, kasi may patay na dalawa sa kanila. So, feeling ko itong Lord na to, kayang-kaya nilang mabilisin. Tapos, ang ganda din ng factor na merong barats na nananadyak na hindi pinapalapit. Ang galing niya mag, ano bang tawag doon? Yung zone. Nagbibigay talaga siya ng space, no, para hindi makalapit yung mga miyembro ng King Queens dito. And syempre vulnerable yung backline nila, medyo squishy dito si Bertizzi. Same goes with Stop, no. Mga mage yan eh. Kumbaga damage talaga yung fino-focus nila sa early game. So pag na-penetrate yan ni Monay, siya talaga yung mang-iipit. Kaso kabaliktaran yung nangyayari dito eh. Ayun, no. Ganun naman yung ginagawa ni Monay. Feeling Kuya Sabi, ano yung gagawin ng King Queens dito para mapabaligtad? Kasi feeling ko lamang ngayon yung Alpha Esports eh. I think kailangan nila talagang antayin yung magandang setup from Monay. Yun talaga, yung yakap ni Monay. Yun ang aantayin nila dito. No? Oo. Kasi pag nakahuli talaga sila dito ng magandang setup, may follow-up eh. Merong Feathered Airstrike, may patuloy yung Farsa, andyan din yung Benedetta. Isipin mo, pag binuhos nila lahat ng skills nila sabay-sabay, mauubos at mauubos yung Alpha Esports Pro. Yun lang. Maganda nga yun. Nakasalalay kay Monay. Kaya lang si Monay dapat, yung Monay lagyan niya ng palaman. Kasi kanina walang palaman. Pag pumapasok siya, walang kasunod eh. Walang palaman na kasunod eh. Walang pero ito na mga Feather Airstrike. Laban dito kay Eve. Talagang pukpukan lang sila dito. Pero ito na nga, yung dinaw ng dinosaur. Patuloy pa rin sa pagtadyak. May tatry siyang kainin pero hindi niya makain. Siguro hindi kasi sa kanyang bibig. Lord ay napatay na. Napatay na din. Napabagsak na din yung mid. Pero ito, binabasag na. Titignan natin kung kaya mabang i-defend nila Monay. Monay. Nahihirapan dito sila Team Monay. Pero andito na nga, nakita natin yung pagkain dito ni Kentouch kanina. Parang hindi niya nagustuhan yung lasa nung nadilaan niya na. Ano,
Para sabi niya, para mapakla. Pero andito na ang Tepes Place Binitawan na. Pero Winter Truncheon nga ginamit nila dito. Pero andito pumapwesto yung dilaw na dinosaur, padura-dura pa rin. Parang hindi pa rin siya nakontento dun sa kanyang tinikman kanina. Sabi niya, pangit talaga. Hala, tinitikman eh. Lahat ang mahihit akong nilalapitan niya, dididi na ako. Pag hindi nagustuhan, hindi kakainin. No? Medyo pihikan din pala tong dilaw na dinosaur. Oo, pihikan ka dito, Bobong. Pero bagsak na ang tatlong inhibitor turrets nila. Alpha Esports Pro dito, confident na na matatapos na nila. May parikul na eh. Ang mga mukhang kailangan nilang i-depend. Pero may mga madami ng gantong laban, Kuya Santi, ah. Yung naubos na yung mga base, naubos na yung mga tore. Yung base lang yung nakatira. Pero madami na tayong napanood na napabaligtad ba, di ba? Pero hindi rin malabo kasi sa King Queens kasi tignan mo naman yung mga hero. Meron silang Alice, meron silang Roger. Na kayang-kaya rin talagang baligtad rin, no? Sa isang yakap lang ni Monay. Sa isang yakap ni Monay, kayang-kayang pabaligtad rin. Oo, isang yakap ni Monay, dun nakasalalay. Tingnan natin kung saan nga ba ito mabagay. Dahil abangan natin dito yung fast clearing of the minion waves ng King Queens dito. They have the Farsa, they have the Benedetta. Pwede yung pagpasok, pero dito na nga yung reload manipulation. Nabudbura na rin dito Cap Bobong ng Magic sa rap. Pero dun pumunta si Shybel sa may banal likuran. Gawin for the Blood Oath. Apat ang kanyang kaharap, pero wala siya ditong Winter Truncheon. Hindi siya dito makakapag-go for the risky place. Pero Alpha Esports Pro, kayang-kaya na ditong tapusin. And makikita natin may minion waves. Ayun, babasagin na. Babasagin na nga ata. May tipi-tipi sa mukha by Vertice. Pero etong dinosaur na naman, nunguya. At pinamaman nga, medyo si Roger ang kanyang napili. Doon hindi na siya pihikan doon. Talagang kung sino na yung una niyang kinagat, yun na yung kanyang unang kakainin. Oo, yun nga talaga ang kanyang kakainin. And all one dito ang nangyari. Meron tayong game number 3, Cap Bobong. Back to square one. Nakikita natin dito, parang dito na ibubuhos ng ating mga teams yung lahat ng effort nila para masil dito yung laro. Pero nakita natin kan touch is dito, yung pagsamgyup niya, nag-pay off. MVP siya dito, nabusog siya dito, nasulit yung kanyang binayad, Cap Bobong. Oo, ang ganda, sulit na sulit eh, no? Kumbaga parang pag si Barat, yung parang pagka yung nakita nung may-ari ng samgyup, parang yung hindi na papapasukin. Lugi tayo dito, lugi tayo dito, huwag yan. Parang ganyan yung barops niya eh. Oo. Hindi, gusto ko kasi yung Balmon. Gusto ko yung Balmon na hirong yan. Oo. Oo. Solid na solid yan talaga dito. Pero for the side naman, ako, dito naman ako sa Alpha Esports Pro, Cap Bobong. Meron sila ditong Jawhead, pwede mong gulo. Pero andito na nga, welcome to the Land of Dawn. Juicy Legends is supervised by the Games and Amusement Board. Makikita na natin yung malupit na bakbakan dito sa ating game number 3. All one na. Do or die na to, Cap Bobong. Okay, pagalingan na lang to ng execution tsaka ng quest 2-1 eh. Pero makikita natin, Aether Esports, feeling ko, itatry nilang mag-invade sa simula kasi medyo mahirap yung makakuha to ng blue box kagad yung Benedetta. Kaya feeling kong good choice na unahin talaga nila mag-clear muna tapos tamang patagal dito sa blue box. Tatry nilang kuhanin. Dine-delay ni Kramgad. Ang ganda nga talaga ng ginagawa niya dito, Bobong, no? Parang si Benedetta dito as their hyper carry, Kiyonori, mahihirapan siya mamayang pumuesto kasi merong mga bouncer dito sa harap eh. Pero tingnan natin kung paano nila i-execute dahil yung top lane mukhang may pinaplano sila masama pero naramdaman ata. Oh, medyo naaamuyan eh. Naaamuyan ko siya, Santi. Ganyan yung ginagawa ko sa rat game eh. Pag naaamuy akong kakaiba, hindi ako basta-basta tumatawid. Oh. Kagaya na ni Alice, naaamuy niya. Naamuy niya. Siguro, hindi na pa naliligo dito si Kramgad. Pero andito na nga yung pagpasok. Sabi niya, nag-bait lang ako dito. Pero dito na kasi Monay, sabi niya, ngayon naman kayo ang pipipiin ko. Soul Bloom will connect. Flowing Blood ko connecta rin. Pero first blood agad na nakuha ng King Queens dito. Bukang maganda nga yung hula mo dito, Cap Bobong, with the Balmon. Ah, maganda talaga yung Balmon din. Actually, yan yung pangontra ko. Ay, Benedetta. Oo, si Balmon. Iikot-ikutan lang yan, iikot-ikutan. Kasi medyo masarap din, kasing sarap lang. Bamote Kitchenomix. Yung paggamit ng Balmon. May ganun pala eh, may paluto pala dito. Pero dito sa may bandang itaas naman, Cap Bobong, crab lang ang nais nilang kunin. Pero let's check our items. Sana nga ba papunta ang mga item builds nila dito, papunta pa lang sa ating 2-minute mark. So as of now, Benedetta with a Dimul Blade, lamang lang ng bahagya yung ating Roger dahil may boots na siya. Pero meron dito mababangga, Cap Bobong. Hindi na, buot, nakatakbo ka agad. Ang bilis, medyo na parang nagulat pa nga dun si Roger na may kalaban dun. Pero eto, Monay na. Mabibigyan na naman si Monay, pero Kramgad, mundi kang ding mamatay. Habulin ni Kiyonori, pero siya yung nabigyan. Medyo naging maingat na
si Mona yan, napatay din siya pero yun lang. Sinalubong niya yung mga tira ni Lunox, Kuya Zati. Sinalubong niya yung mga tira. Parang pinaliguan siya. Pero may nagtatanong dito sa comment section, Kapobong eh. Ikaw daw ba naligo ka na? Sabi ng isang mag-focus lang. Then mag-focus lang tayo dito sa game. Focus lang tayo dito. Hindi na importante yung mga ganyan. Pero andito na nga. Dito tayo sa game. Kayo naman kasi, nagtatanong kayo eh. Focus ka muna. Hindi naman kasali yun eh. Pero andito na nga. Pero ito na kaya Santi ha, magpapagungata. Oh. Sila, titignan natin yung sinima ko dito. Pero ito, inultimatean ni Chang, isaktong-sakto nakuha niya. Namatayin dun si Basha. Nakatakbo din si Kuya Nori, pero siya na yung target. Hinahamon siya, pero buti na lang may Matilda. Ang ganda rin ng pagkakadash ng Matilda dun, Kuya Santi. Meron siya ditong pag-guiding window, Kapobong. May ginawa siya ditong maganda, which is tinulungan niya makatakas yung isa. King Queens dito, kahit nalulugi ng bahagya, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasama eh. Kumbaga, sama-sama tayo eh. Sama-sama tayo. Sama tayo. Lagi kinakanta ni Kuya Ron. Pero ayan, makukuha na sila dito. Another reset dito for the objectives, Kapobong. Kuha ulit ng mga pwedeng kunin for the extra gold. Ipon-ipon muna for the next po ng turtle. Pero mukhang may rotation sila sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi nila mabibigyan, medyo alam din yung alam din ni Lunox pati ni Joy yung pinaplano nila, medyo mahirap din kasi yan. Mahirap din pati yung Lunox eh, no? Meron din yung pabilog eh. Meron din yung brillantes eh. Oo, may pabrillantes dito. Biglang nawawala, hindi mo matarget. Parang sumasanib sa lupa eh. Pero andito na nga mo. Sumasanib sa lupa? Babangga, meron tayo ditong darts oh. May wait, pa-darts, hindi na gulong. Mga kaibigan, si Crown God, pero ang galing ah. Ang bilis ng ano niya, nakapag-flicker ka agad. Pero pupuntahan, Andrea Villante, samatay nga lang si Joheb. Yun nga lang si Roger, medyo papasukin na ata, pero hindi pinasok. Samantalang ito, magic sarap. May aabutan ba? Wala si Monay. Muntik nang nagip si Monay dun ah. Piling ko pagka na ano yun? Pwede nilang i-check pa ko na din si Monay eh, no? Delikado naman ang lagay dun ni Monay ah. Delikado, laging delikado si Monay dito. Parang siya yung paborito. Sabi nila kahit pipika, gusto pa rin namin yung lasa, sabi ng Alpha Esports Pro. Pero sabi dito ni Taguro. Masarap pang merienda eh. Oo, masarap pang merienda. Lalo-lalo na pag may pares na juicy lemon, na Kapobong. Pero andito. Ayaw nga. Oo, no, mga masarap no, talaga ang pares ng merienda pag may juicy lemon. Siyempre, pag powered up ka, sure ball na wala kang loose streak. Win streak ka palagi, pero may pagkuha na ng pagong dito. Yun, makita mo yun, makita mo yung ginawa. Nakita mo yung ginawa ni LeBron James. Dinakdakan niya eh. Saktong-sakto eh. Playoff. Tumatakbo eh. Walang buhay yung pagong oh. Biglang, dinakdakan. Si LeBron James yung nakakuha. Si LeBron James yung nakakuha ng pagong. Oo, sabi niya, wala, hindi ko na kailangan ng retry. Dumadakdak ako. Wala nang retry-retry dito. Sabagay, mataas kasi kaagad talaga yung damage ng ultimate niya, no? Kahit sa pagong, kahit sa Lord, kaya malaking potential na makakuha siya ng Lord, ng Turtle. Oo, big objectives kayang-kaya niyang isecure, no? Sa pagdakdak niya na yun. And yun nga, yung patunay doon sa pag-knockout niya doon, kahit may retry yung kalaban. Pero ngayon, nag-aabangan. Pero tingin natin... Nagkaka-amuyan ulit, no? Amuyan ulit, amuyan. Sabi na, oh, parang ano eh. Parang amoy damo naman sila. Amoy damo naman. Tamang taguan lang eh, tamang taguan. Nagbihintay kung may mga ano yun, yung may mga... Anong tawag dun? Yung ano... Basta yun! Basta yun na yun eh. Pero dito, mukhang may pagpasok sa may bandang itaas. Kiyonori dito will try to fall back. Pero reset lang, yung dalawa naman nating side laner, sabi nila, nakaw-nakaw lang, cut lane lang. Sabi nila, huwag na tayo magkaharap doon. Huwag na tayo, huwag na mag-cross yung landas natin. Dito parehan na, sila ng pwesto, no? Parehan sila ng pwesto. Oo. Nagka-cut lane. Yun pala ang sinasabi ko kanina, nag-aantay ng mabibiktima. Kaya sila nandun sa may, ano, sa may damuhan. Nag-aamuyan lang sila. Uy! Pero eto na nga, nag-flicker siya. Si Alice, pero nag-Andrea Brillantes, magic sarap para kay Changi. Pero eto, Joey, titig natin kung may mababot siya. Mukhang si Monay na naman. Pero eto ang natalbog, mukhang mamatay din si Matilda. Yun, dalawa yung namatay, mga kaibigan. Two members down for the side of King Queens dito. Ang ganda naman ng pag-priority dito ng Alpha Esports Pro doon sa kanilang rotation. And saktong-sakto sa pag-spawn ng ating turtle. Grabe naman yun. Parang na-timeran nila eh. Calculated ata, Kapobong. Oh, parang calculated yun. Saktong-sakto. Pagkamatay ng dalawa, biglang tumubo. Biglang tumubo. Biglang tumating yung pagong.
Una pala yung pagong. Pero ngayon, nakapobo nga, nahihirapan ng Team Twitch dito. They are having a hard time. Tignan natin kung ano ang kanilang magiging sagot. Pero dito na ngayon paglipad, Amethyst dito with the Airlines. Pero going in, nag-Andrea Brillantes naman. Sabi mo nga, kapobong, pero walang walang patayan na magaganap dito sa ating 7-minute mark. Pero bottom lane ata, mukhang gusto nang bugbugin dito yung favorite mong si Balmon. LeBron James, mukhang mababasagan. Oo nga, si LeBron James, mukhang mababasagan. Ang kungkunat din naman kasi, parehas makunat. Parehas hindi nagkakatayan. Ito si Taguro, pati si Can't Touch This. Medyo mahihirap sila patayan kahit dalawin to, piling ko. Kaya piling ko yung mga kakampi niya, walang pakialam eh. Oo, walang pakialam, hindi sila pinapakialam ang dalawa eh. Bahala kayo dyan. Si Can't Touch This, ayaw magpahawak. Ayaw magpaawat. Yun namang si LeBron James, siyempre superstar siya eh. Kaya niya makipag 1v1. So hindi niya na kailangan talaga makipagpalaga na may kasama pa. Pero dito, health easy ang ganda ng priority sa top lane. Tapos namatay naman si Monay. Nabudbura ng Magic Sarap. Inaluan ng Magic Sarap yung Monay eh, nung nag-shake yung bacon eh. Nabudbura na naman si Monay, pero alam na. Pinig ko alam na kung sino yung sisigyan pagtapos ng laban. Walang iba. Ayaw ko lang banggitin. Alam nyo na. alam na kung sisigyan kasi minsan may mga ganun tayo eh. Sarap game. Sarap game naman. Pero ito, Andrea Brillantes ha. Gumit na dun sa tatlo. Pero buti na lang, hindi siya inabutan. Hindi siya inabutan dun, nakaligtas. At siguro na gano'n lang. Tumawid lang siguro, Kuya Santi. Tumawid lang. Sabi niya, tatawid lang muna ako dito. Pepwest ko lang ng bahagya. Paspon na yung Lord. And napaka-importante noon para sa kanilang dalawa. 2-8 ang ating score. Ang layo ng scoreboard. Pero humahabol naman yung King Queens in terms of the gold. Sadyang sa objectives lang sila nalulugi and the rotation. Katulad ngayon, apat na miyembro ahabol kay LeBron James. Hindi na to double team eh, quadruple team na. hindi na tinatao eh, no? Tinitim na siya eh. Ito, walang pang amoy si Kramgad. Parang naamoy niya lang din yung sarili niya. Mukhang mali siya na pinasukan dito na bush. At mukhang makakatakas naman siya with the extra movement skill. Padali lang din naman siya makatakas dahil dun sa shield na ginagawa ng second skill niya. Pero umpisa nila ata yung Lord, pero hindi. Tinesting lang. Medyo pinagalaw lang yung Lord para magkaroon ng kaba. para kabahan. Pero hindi, pinagalaw lang din nila. Let's check our items din, kapobong. Makikita natin dito. 9-minute mark na tayo. Ang dami na rin nila napupundar. Yung Roger natin dito lamang na lamang na compared sa ating ano, no? May 7-3 na siya, no? Pero hindi, ah. Si Lunox ang yaman din, dikit Kuya din. Santi, ah. Dikit sila. Brillantes, eh. Brillantes. Oo, okay. May mga brillantes yan, Cap. And talagang itutuloy ata nila dito yung domination nila by going in for the distraction dito. Si Can't Touch This, hindi talaga magpapahawak. With a flicker out, pulot pa ng Cyclone. Distraction lang talaga. Kasi sabi dito ng Alpha Esports Pro, sige, guguluhin namin kayo. Mag-di-distract lang yung isa. Kuha naman kami ng Lord. Pero mukhang nakaramdam na dito, kapbobong. Binato na nga si Kiyonori. Pero mabilis lang naman nakaalis. Nandito na kagad yung side ng King Queens para tulungan yung Lord. Pero yun na nga, dinagdaka na naman ni Lefling James. Napatay si Benedetta, pinamagic sarap. Kita Guru, pero napatay pa din mga kaibigan. Amethyst tumatakbo, pero siya yung binaabutan ata. Pero ang ganda na naman. Ang ganda na naman ang nangyari. Yun nga lang, nag-trade off nga lang medyo, dalawa nga lang sa Team King's Queens yung nawala. Pero ang gandahan ko yung sa akin, nakuha nila yung Lord. Napag-duck-duck. At least meron silang nakuha something in return, no? At least may trade pa. Eh, what if nakuha pa ng Alpha Esports Pro yung Lord na yun? Talagang mapipin down na sila dito. Na, sa ating iyak na lang. iyak na lang talaga. hindi naging effective dito yung mga superstar nila. Si LeBron James, medyo nahihirapan. 0-1-0 KDA niya, and hindi niya rin na-depensahan ng tama itong bottom lane dahil nga din sa mga surprise gank. Pero kung touch this dito, grabe no. Nagpapahabol lang talaga siya dito, Cap. Oo nga eh, 1v1 sa 4, pero tignan mo naman yung punat ni Can't Touch This. Pili ko, si Can't Touch This kahit napatay na 4, tuwang-tuwa pa yan. Kasi inaabol siya eh, diba? Oo, parang siyempre dami mong fans, diba? Ang dami mong fans eh, inaabol ka eh. Oo, katulad sa'yo kanina, no? Ang dami dito mag-aantay sa'yo. Sabi nila, asa na ba si Kap Bobong? Sabi niya, 3 p.m. na ba? Bumili lang talaga ako ng ano, Kuya Santi, nang isusuot. Pumunta lang ako ng SM. Oh, tsaka yung keychain mo na shades, di ba? May keychain ka sa legit. Pero dito, itutuloy ata nila dito. Sabi nila, ito na yung pagbawi dahil wala si Can't Touch This.
pero po may pwesto lang sila. Pinapaangat nila yung minion waves. In our 12-minute mark, may chance naman sila dito mag-contest sa Lord mamaya. At pag nakuha yun ng King Queens at makakuha sila ng pick-off, possible talaga na mabaliktad pa. Oh, medyo bumabaliktad. Kita niyo naman, si, ito si Taguro, ito si Balmond. Medyo dalawang beses nang nakakakuha ng mga objectives, ha? Diba? Kahit wala siya red 3, nakukuha niya yung Lord. Piling ko yun din yung plano talaga nila, eh. Oo, with the Balmond, no? Yun nga din yun. Surprising pick, pero effective, di ba? Parang nakakagulat. Effective, napaka-effective. Si Monay, medyo lumalalim na naman. Gusto ata magpaitin ka po. Naman si Monay, medyo nag... Nagmamaasin na naman, walang dalang palaman. Si Monay pumasok. Pero nabigyan din ka agad, oh. Mabilis, mabilis lang. Medyo, sabi nila, anong makunat, makunat, malambot ka lang. Malambot lang, hindi ka matigas na tinapay. Pero andito na nga, hindi siya yung kasing tigas ng putok na tinapay, eh. Di ba? Yun yung matigas, pwede natin masabing makunat. Eh, Monay ka lang, eh. Madali kang mapipi. Kaya nga, andito yung Alpha Esports Pro. Gigil na, papasok na sila onto the top lane. Binudburan na ng Magic Sarap at mukhang gusto ng Chubibog. Walang pasamgyup dito, pero andito, gutom na gutom. Medyo hindi nila na-contest yung touring yun kasi wala na naman, wala si Monay dun sa laban na yun. Medyo na, medyo nag-miscom na naman. Feeling ko masyadong umabante si Monay dun. Kaya nagkaroon siya ng, kaya medyo nabigyan din siya. Nabigyan talaga. Medyo, nagkakamali siya ng pwesto rin kasi. Pero, experience-wise kasi, ito na nga yung nasabi natin kanina kapubong. Naging all-one yung score kasi dikit na dikit sila in terms of the execution. Talagang nakadepende lang. Minsan kasi talaga may mga clash na umaayon sa inyo, eh. Meron din mga clash na minsan parang nasisira yung plano nyo. Kaya siraan na lang talaga. Kung sino mag-error dito ng una, yung talo talaga. Base sa mga error na mangyayari din talaga, no? Pero ito na nga, kukuha ng Bloom. Mukhang kayang-kaya nilang kuhanin. Pero si Monay, nakapwesto na naman. Pero hindi na siya lumalabas. Nagtatago lang dun si Monay para alam mo na. Para hindi masisi sa uli. Para hindi ba, may pagbawi. Sabi niya, babawi ako. Kasi pag namatay yan, sisisino naman siya, eh. Kung kasi, ba't ka nandun, eh? Sisisino naman dito si Monay. Pero sabi niya, ayoko na. Dito, ayusin ko na nga. Pero ang paglipad, makill the airline. Si Amethyst dito na palipad. Pero umatras lang din ulit. Sabi niya, fallback, fallback, guys. Medyo dehado yung pagpasok ko doon. Pero Lord, spawning in 5 seconds. Tingnan natin yung ating items. Kung sino ba lamang sa pag-take dito, Kapobo? Medyo lamang din. Piling ko sa pera, 47k. Medyo 7k din yung gold lead. 7k din yung gold lead. Piling ko kaya-kaya pa rin naman. Medyo yung 7k na yan, medyo hindi pa rin naman yan na nakakatakot. Pagka mga ganyan. Konti pa lang naman, eh. Pero yung pwestuhan lang kasi talaga, napaangat yung minion waves. Kaya ang hirap mag-contest. Pero sabi nga dito ni Taguro, eto na, ilalabas ko na ang aking 100%. Kahit wala akong retry, tatangkain ko nakawin yan. Pero wala dito si Eugene at andito na nga ang paglipad. Binudbura na rin ang Magic Sarap dito. Andrea Brillat is going in. Monay dito, paikot-ikot lang. Mukhang rorolyo-rolyo lang. Pero mapapamangga siya dun kay Kramgad. Na-reset dito yung Lord. And natuloy yung plano nila. Na-delay nila dito yung pag-secure ng Alpha Esports Pro. Pero ngayon, kapobong, mukhang nahihirapan din yung Alpha Esports Pro. Tapusin tong laban na to. Medyo nahihirapan rin. Pero nakita mo tuloy-tuloy pa rin sa paglulord itong Roger. Mukhang makukuha niya rin mabilis. Ang dugot din kanina nabuhay din si Alice, ha. Dun sa, ayat sa Magic Sarap. Pero tinikati ko mabubuhay siya. Pero haabulin sana ni Joehead. Pero mantika na siya. Natapilok na siya ng konti, eh. Natapilok lang, eh. Pero haabutan, eh. Haabutan sana, eh. Kung hindi lang parang napapakan yung isa niyang paa, eh. Natisod lang dito. Natisod, eh. Tumatakbo. Yung isang paa niya natapatapak dun sa isang paa. Medyo natalisod. Kaya hindi inabot. Patay sana, eh. Maahabol niya sana, eh. Pero contestless na naman. Ginagawa niya naman ang kanyang tungkulin. Manggulo. At talagang i-distract lang yung King Queen. Sabi nila, sundan niyo ko. Ito ang trabaho ko. Baga lagi siya yung parang nang bibait. Para nga yung moving sa middle lane. Pero dito ka, Bobong, papasok ata. Injector, nagkamali si Kramgad dito ng pagbato. Parang nakulangan dito sa pagligo. Pero untouch this. We'll try to fall back. Flicker out na naman. Dumulas na naman siya dito. Ayaw talaga magpahawak. Pero ka, Bobong, tuloy-tuloy pa rin ata. Ang mukhang mawapatay din kagad yung Lord. Pero si Amethyst, mabubuhay kaya. Pero kayang-kaya namang i-depende. Pili ko ang target na dito. Yung tourist sa mid lane. Habang si Shybrel mukhang pumasok. Pero lumabas din ulit. Medyo nakinilig. Medyo kinilig siya. Pero ito na, bumagsak na naman si Monay. Mukhang may masisisi na nga. Mamamatay din ata si Amethyst. Pero may lumipad. May tumalon din. Pero nagkaganda ng pagtalon, ha. Pagtalon niya, naging frozen, sir. Nagkaroon bigla ng rip. Bigla
biglang nag-rip dito. Sabi nila wala eh, naubos din tinapay natin. Kuha na tayo dito ng cold cuts para magluto, pero Martizi going in. Tapos sa paplikar in, tapos sa Adrian Brillantes na naman mukhang uubos eh. Pero going in for the tower lock, Alpha East was to end this game. Yung base! Oh no! Ang boxing, Cap Bobong, napakagandang performance coming in from the both teams, pero aangat dito ang Alpha Esports Pro. Oo nga, napakagandang boxing. Yun lang yung nilamang nila, napakagandang boxing. Kaya lang, basketball player dito si Palamonte. Kaya medyo, kinulang ng konti doon, Kuya Santi. Nabitin talaga dito, Cap Bobong. Pero 13-3 ang naging score. Medyo naging one-sided kasi hindi na tumagal yung laban. Pero King Queens ka sana.